So minsan kami mga kalalakihan, unconscious rin kami kung bakit kami nawawala na ng gana sa ganitong klaseng babae. Ayun, what's up? Ayan, kumusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is Payong Kaibigan ni Kiko. So nandito na naman tayo dahil dagdagan ko pa ang inyong mga kaalaman. Kasi ito, ang magiging topic natin sa video na ito is paano maging mysterious sa lalaki para mas i-priority ka niya. Yun. So ito mga utol ha, dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi for sure na marami na rin dito na hindi alam yung tamang gawin, kaya nababaliwala ng mga lalaki. Yes, ina-ignore ka na, hindi ka na pinapriority. Nawawala na siya sa'yo ng oras, or yung tipong parang binabasura ka na. Oh. Yes. So, ito ha, dalawang traits or dalawa na pinaka-importanting traits lang naman yung pwede nating gawin dito. Hana, napaka-simple lang naman pero hindi pa ito nagagawa ng lahat-lahat. Ha, konting mga kababaihan lang yung may alam nito. No, which is once kasi na magawa mo ito utol ha, for sure na mapapriority ka rin talaga ng partner mo. So ano ba yung dalawa na gawain, no, which is para mas malagi kang i-priority ng partner mo? So unang-una, walang iba kundi no validations. Yes? Huwag mo siyang bigyan ng validations utol. Kasi ito ha, paano ka mapapriority? Paano ka mas lalong paglalaanan ng oras ng partner mo or bibigyan kanya ng tuon? Ha, kung ikaw mismo ay binibigyan mo siya palagi ng validations. Kasi ha, hindi ka magiging mysterious sa partner mong lalaki kung ikaw mismo ay finifeed mo na sa kanya lahat-lahat. Wala ka nang tinatago. Wala ka nang sinisikreto or yung tipong lahat-lahat na lang is sinasabi mo sa kanya. Kasi kung ganito ka klaseng babae utol ha, hindi mo rin talaga mabibigyan na ng challenge yung lalaki. Or wala nang ka-challenge pagdating sa amin. Kasi ha, ano pa yung hahalungkatin namin sa inyo kung ikaw mismo ay ikaw na yung nag-feed sa amin. Ikaw yung nag-feed sa akin na lahat-lahat na lang is sinasabi mo na. So bakit pa ako magtatanong or bakit pa ako maghahalungkat sa iyo? 'Di ba? Kasi nandyan na eh, binibigay mo na yung lahat-lahat, pinapakita mo na yung lahat-lahat, or sinasabi mo na yung lahat-lahat. So bakit pa ako magtatanong sa'yo? Bakit pa kita mas lalong kilalanin? Kasi ikaw mismo is, pinapakilala mo na yung sarili mo sa akin. Bakit pa kita tatanungin kung saan ka pupunta? Bakit pa kita tatanungin kung ano yung ginagawa mo? Kung ikaw mismo is, pinapaalam mo na sa kanya or pinapaalam mo na sa akin. Yes, like for example ha, kung halimbawa ako ha, yung partner mong lalaki. So ganun utol ha, kung gusto mo talaga maging mysterious pagdating sa partner mong lalaki para mas i-priority kanya ha, na para meron ding challenge pagdating sa kanya. Yes, na uunahin kanya, bibigyan kanya ng oras, tatawagan kanya palagi. Once na hindi mo siya binibigyan ng validations, inahayaan mo lang siya na siya yung mismo yung kusa na magtatanong sa'yo. Yes, yung tipo talaga na hayaan mo muna siyang magtanong and then saka mo sasagutin. Yes, pareho lang yan nung stage na naliligaw pa lang yung mga partner ninyo sa inyo. Diba yung tipo na parang pinapabayaan mo lang siya, binabaliwala mo siya. And then, siya itong panay tanong sa'yo. Tanong ng tanong na, taga saan ka ba? Ano yung ginagawa mo dyan? Saan ka ba pupunta? Ano yung meron? Diba? So ganun ka dapat utol, para mabigyan mo rin ng challenge yung partner mong lalaki at para mas ma-priority ka niya. Okay? And then yung pangalawa natin is magbigay focus sa iyong kinabukasan. Yes? Isa rin ito ha. Kasi once na ikaw mismo na babae or ikaw mismo na tao, ha, wala kang ibang ginagawa kundi mas pina-priority mo pa ha, kung saan mas ikaaangat ng iyong kinabukasan, ay mas lalo ka rin talagang
papahalagahan ng partner mo. Mas lalo ka rin maging mysterious dito kasi pagdating sa relationship is parang hindi yun yung pinaka-focus mo. Hindi yun yung pinaka-priority mo. Kasi yung goal mo is kung paano aangat ang iyong buhay. So dito rin talaga lalabas na mas lalo kang maging mysterious pagdating sa partner mong lalaki. So once na naging mysterious ka, and then mas pina-focus mo pa. Ngayong pag-unlad ng iyong kinabukasan ay mas lalo ka rin talagang ipa-priority ng partner mong lalaki. Like I said sa payo videos ko ah, na kung inuuna mo ngayong iyong kinabukasan o sa pag-unlad ng iyong kinabukasan, kasi for sure madadamay rin yung partner mong lalaki sa pag-uunlad ng buhay mo. So mas lalo ka nitong ipa-priority. Yes? So for sure na hindi lahat ng babae ay nagagawa yung ganitong bagay. Kasi ah, karamihan, yes, na nababasa ko sa comment section, sa mga experiences ko, at saka sa mga nakikita ko na rin sa palipaligid, karamihan din talaga sa mga kababaihan ay mas pinapriority yung relationship. Mas binubuhos yung lahat-lahat sa relationship. Hindi na naging mysterious. Kahit ako mga utol ah, yes, naranasan ko rin talaga na ganon yung mga karamihan ng mga kababaihan. Na lahat-lahat na lang ay finifeed. So minsan kami mga kalalakihan, unconscious rin kami kung bakit kami nawawala na ng gana sa ganitong klaseng babae. Pero yung pinakasagot doon is dahil nawawala na kami ng challenge. Hindi ka na mysterious sa akin. Ha, ikaw na mismo yung nagbibigay ng lahat-lahat ng informasyon na kailangan ko ring malaman. So wala na, kasi kami mga lalaki utula, mas lalo kaming nagaganahan kapag may challenge yung isang relationship dahil pinanganak kami as a hunter. Yes, na kami yung manghahalungkat, kami yung manligaw, kami yung magtatanong, kami yung magbusisi, kami yung gagawa ng paraan kung anong mas nakakainam para ma-accomplish din. Ha, kung ano yung hinahanap-hanap namin sa isang babae. So yun utol ah, dalawang simple things lang naman na dapat ninyong gawin, na which is, huwag kang magbigay ng validation and then mag-focus ka lang sa iyong kinabukasan. Kasi for sure, mas lalo kang magiging mysterious sa partner mong lalaki. And then once na maging mysterious ka na is, the more ka na itong ipa-priority. Okay? So yun ang mga utol ah, sana'y nakatulong yung video na ito. And then yun lang, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and baboosh! Okay.